isang uri ng hayop na mayroong apat na ilong? Totoo nga ba kaya? At kung totoo naman, anong klaseng hayop kaya ito? Halina ating alamin. Imulat ang ating isipan, palawakin na at paliparin ang ating kaalaman. At ito ang Wings TV. Maraming hayop ang mayroong higit pa sa isa ang kanilang parte ng kanilang katawan na di tulad sa ibang mga hayop, kaya tayo ay napapamangha. Halimbawa na lamang dito ay ang mga octopus o pugita na mayroong 3 puso at 9 utak. Mga gagamba na mayroong 8 mga mata at higit pa sa 4 na mga paa, at marami pang iba. Ang hayop na mayroong 4 na ilong ay totoo, at ito ay walang iba kung hindi ang mga islag. Sa katunayan, ang mga islag ay walang actual na ilong. Mayroon lamang silang tinatawag na nummstom na nagpapahintulot sa kanila na huminga. Ang nummstom ay isang organ na matatagpuan sa mukha ng isang islag. Ang mga islag ay napakadaling mahanap. Sa katunayan nga, sila ay matatagpuan sa saan mang sulok ng ating mundo, at mayroong maraming iba't ibang klase o uri ang mga ito. Ang mga islag ay natatangi sa katotohanang wala rin silang gulugod o backbone. Pagdating naman sa kanilang defense mechanism, sila ay umaasa sa kanilang malapot na mucus mula sa katawan upang protektahan sila mula sa mga predators sa pamamagitan ng paglalabas nila ng mga lason mula sa kanilang balat. Ang mga sinasabing 4 na mga ilong ay makikita sa mukha at ulo ng islag. Ang unang 2 ilong nito ay makikita sa itaas ng kanilang ulo. Ito ay ginagamit bilang pang-amoy at paningin o sight. Ito ang nagsisilbi nilang mga mata, at sa katunayan nga meron itong maliit na mata. Habang ang 2 ilong ay sa mukha makikita, ito ay ginagamit bilang taste o panlasa at touch o panghawak. Bukod pa dyan, mas maliit ang ilong na panlasa at panghawak kumpara sa 2 ilong na nagsisilbing pang-amoy at paningin o mata ng mga islag. Sa pamamagitan ng kanilang 4 na ilong, nagagawa nilang makakita, makaamoy at malasahan ang kanilang gusto, at higit sa lahat, makahinga. Nagbibigay daan din ito sa mga islag na makahanap ng kanilang pagkain at mga kapareha, at tinutulungan din silang maiwasan ang mga mandaragit o predators. Ngunit bago tayo magpatuloy, hinihingi ko po ang inyong taos-pusong suporta sa aking munting channel sa pag-subscribe at pag-like kung nagustuhan mo ang video ito. Ang mga islag ay wala talagang mga taenga o ilong tulad ng sa ating mga tao, sapagkat ang ilong na tinutukoy dito ay ang 2 pares ng tentacles na nagsisilbing ilong upang sila'y makaamoy at makakita. Napakahalaga rin ng ginagampan ng papel ng vibration sa mga islag, sapagkat sa pamamagitan ng vibration ang mga islag ay nakakadama ng mga ingay. Bilang karagdagan, ang mga islag at snail din ay may malakas na pakiramdam ng amoy. Nakakaamoy sila mula sa malayo, sa mga distansyang hindi bababa sa 295 feet o 90 meters at maaaring hanggang 590 feet o 180 meters. Ikaw, namangha ka ba sa 4 na ilong ng mga slugs, o baka gusto mo ring magkaroon ng 4 na ilong? Comment down below. At kung nagustuhan mo ang video ito, pakipindot naman ng like button, at huwag rin kalimutan na mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa bawat video na i-upload ko. At ito ang Wings TV. Kita-kits next video ko. Hanggang sa muli, paalam!